Maligayang pagbabalik! May tanong ako. Ano-ano ba ang gusto mong makamit sa buhay? Halika at tunghayan natin ang isang kwentong pinamagatang Ang Mga Paghahangad ni Siddhartha na isinulat ni Hermann Hesse mula sa nobelang Siddhartha na mula sa India at muling isinalaysay sa Filipino ni Louis John A. Sanchez. Isinilang sa isang maranyang buhay si Siddhartha, anak ng isang Brahmin na uri ng mga tao sa antigong lipunang Hindu na mula sa angkan ng mga pari, alagad ng sining, guro at iba pa. Lumaki siyang nabubungan, naaalagaan kasama ng kaibigang si Govinda. Kapwa sila mula sa angkan ng mga Brahmin. Napakagandang lalaki ni Siddhartha sa kanyang panahon. Matipuno. Lumaki rin siyang babad sa pag-aaral, sa pakikisangkot sa mga ritual, maging sa pakikipagtagisan sa katwiran kasama si Govinda. Marami na siyang natutunan hinggil sa pagninilay at nagkakamalay. Lumalaki siyang isang mahusay at matalinong binatilyo. Para sa kanyang ama, itinakda na siyang maging isang mahusay na Brahmin. Ang matalik niyang kaibigang si Govinda, na lubos na humahanga sa kanya, ay nakadama na hindi magiging karaniwang Brahmin si Siddhartha. May kabatiran din si Govinda na kapwa sila hindi magiging ordinaryong mga Brahmin. Halos pinanginoon niya ang kaibigang si Siddhartha, kaparaan ng mataas sa pagtingin ng madla. Ang kabaliktaran nito, walang ligayang nadarama si Siddhartha sa kanyang sarili. Tila ba mahinahanap siya sa kanyang buhay? Sa kabila ng rikit na kanyang paligid, kaginhawaan sa kanyang pag-aaral at pagsasaya sa tabi ng ilog, katuwaan sa pag-aaral ng mga sinaunang teksto, tumibok ng tumibok sa kanyang loob ang paghangad na hagilapin ang kung anuman na magpapaganap sa kanya. Unti-unti niyang nadama na hindi sapat ang pagmamahal ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang kaibigang si Govinda, upang mapunan ang tila kulang sa kanyang sarili. Ano nga ba ang natutuhan niya sa buhay? Ang mga guro niya ay puno ng karunungan at naibigay na nila sa kanya ang lahat ng maaaring pinakaakmang katuruan. Napakarami niyang mga tanong at tila ba hindi naman naiibsan ng mga pag-aalay ang kanyang kalungkutan. Nais niyang malaman, matamasa ang atman, ang kaibuturan at kaluluwa. Ngunit parang napakailap ng mga ito sa kanya. Napakasaklap sapagkat hindi niya ito matagpuan sa mga klase niya at pagdadalubhasa, sa kanyang pagninilay, sa pagbabasa. Hindi niya maunawaan ang paglikha, ang paghinga at pag-aaruga, ang takbo ng daigdig sa kamay ng mga Diyos. Hindi niya rin matukoy ang halaga ng lahat. Hinahanap niya ang kanyang atman, ang kanyang kaluluwa. Kahit ang binasa niyang mula sa Upanishad na ang kaluluwa mo'y kaisa ng daigdig ay walang kahulugan sa kanya. Mula sa kalungkutan, higit niyang nadama sa gitna ng rangya at kariwasaan, sa pagmamahal at pagkahubog sa karunungan. Naroroon siya sa isang uri ng pagkauhaw ng pagdurusa. Takang-taka siya sa mga kasamahang kung maghapon ay nagtutungo sa ilog upang maglinis ng kaluluwa. Naligalig siyang maisip na kung tunay ngang kaisa ng daigdig ang bawat kaluluwa, bakit kailangan pa nitong malinis araw-araw? Napuno siya
hindi lamang ng mga tanong, kundi ng iba yung bagabag. Ito ay sa kabila ng pagtitiyak niya sa sarili. Gamit ang mga sagradong tekstong binabasa niya, maghamaghapon na nababatid na niyang lahat. Isang araw, niyayang niya ang kaibigang si Govinda na magnilay sa ilalim ng punong banyan. Naglayo sila ng may akmang puwang para sa isa't isa. Nang magsimula sila, binigkas si Siddhartha ang mga katagang, "Ang Om ay ang arko, ang Om ay ang bana, ang Brahmin ang asintahin. Ito ang kailangang tamaan." Natapos ang pagninilay nila kinagabihan at tumayo na si Govinda upang makapaglinis at makapag-alay. Ilang ulit niyang tinawag si Siddhartha, ngunit tila ba maiba itong kinalalagyan, ibang daigdig. Upang hindi ito ginawin, binalabalan niya ito. Kinabukasan, kinausap ni Siddhartha ang kaibigan upang sabihing ninanasan niyang hagilapin ang kanyang mga paghangad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga samana, ang mga palaboy na mistiko na naglalagi sa kagubatan. Ngunit kailangan niyang hingin ang pagpayag ng kanyang ama. Ang Brahmin na kanyang kausapin ay nahintakutan sa kanyang narinig. Natakot siya sa maaring mangyaring pagdarahop sa kanyang anak. Sinikap niyang hikayatin ito na huwag ituloy ang plano, na nababatid ang kahirapan ng mga samana, ang kanilang pamumuhay sa kasukalan at kakulangan. Inabangan ni Siddhartha ang kanyang ama habang nagninilay. Nakatayo lamang ang binata, nakahalukip-kip. Matapos na matagal na paghihintay sa ama, nakaramdam ang ama na naroroon ngang nakatayo ang minamahal sa kanyang likuran. "Ano ang ginagawa mo riyan, Siddhartha?" "Nais ko po sanang hingin ang inyong pagbayag sa aking balak. Mithi ko po ang lisanin ang kaharian upang maging ermitanyo. Sasama po ako sa mga samana." "At bakit mo naman naisip na papayag ako? Napakahirap ng buhay ng mga samana. Mamamatay ka sa gutom." Matapos na sambitin ang kanyang ama, ay nanahimik ang matandang Brahmin. Nag-isip, huminga ng malalim habang sa pagninilay ay humahagilap ng mga pamamaraan upang mahikayat ang anak na huwag ituloy ang balak. Hindi siya makapaniwala na mamumutawi ang mga salita mula sa labi ng isang Brahmin. "Hindi ito nararapat sa mga tulad natin. Ang mga kaisipang mong yan ay hindi nababagay sa ating may malalalim na pag-unawa at pag-aaral sa mga bagay. Mabuti pang ipagpatuloy mo ang iyong gawain at huwag na akong abalahin kailanman hinggil sa kahangalang ito." Hindi natitinang si Siddhartha sa sinambit na ito na kanyang ama. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan habang nakaupot naginilay ang kanyang ama. Nang makitang naroroon pa rin ang anak sa kanyang pagtayo, hindi na sana niya papansinin ang itinuturing na kapritso ng anak. Ngunit tagwika muli ito. "Ama, payagan mo na ako. Kailangan kong hanapin ang aking kaganapan." "Mapapagod ka lamang sa paghintay ng aking pagpayag." Wika ng ama na magtutungo na sa kanyang silid upang mamahinga. "Maghihintay ako." "Ikakapagod mo ito, anak." "Maghihintay ako." "Gagabaan ka ng antok." "Hindi ako aantukin." Nahindik ang ama sa kanyang sasambitin, kaya bumuntong hininga muna siya. "Mamamatay ka sa iyong balak, Siddhartha."
Alam kong mamamatay ako. Lahat ay mamamatay. At mas pipiliin mo ang mamatay kaysa sumunod sa iyong ama? At dito minasdang mabuti ng ama ang paninindigan ng anak. Sadyang napakatibay, kaya walang nagawa ang ama. Pinayagan niya ito, ngunit hinabilinan na kung hindi nito makakaya ang pamumuhay bilang samana, makababalik ito agad-agad sa kanilang tahanan. At nagsimula na nga. Mga ilang araw matapos ang pag-uusap, ang paglalakbay ni Siddhartha. Isinama ni Siddhartha ang kaibigang si Govinda na agad sumunod sa kanyang paanyaya. Tungkol sa autor, si Hermann Karl Hesse ay ipinanganak noong 2 Hulyo 1877 at namatay noong 9 Agosto 1862. Si Hesse ay isang Alemanyang makata, nobelista at pintor. Ang ilan sa kanyang mga likha ay Demian, Steppenwolf, Siddhartha at The Glass Bead Game na pumapatungkol sa paghahangad ng tao sa katotohanan, kaalaman at kalooban ng bawat nilalang. Noong 1966 ay nakatanggap siya ng isang parangal sa Nobel sa Literatura o Panitikan. Para sa mga karagdagang aralin at kwento, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat! Paalam!